Hey guys, what's up? So, ngayon naman sa gauge naman tayo ni R150FI. So, i-explain ko lahat ng kung paano mag-adjust ng trips, sa pag-adjust ng oras, sa pag-adjust ng engine RPM indicator light. Yun yung kidlat na icon na nakikita natin. Pag-set ng oil change indicator kung kailan mo siya gustong makita ulit para ma-remind ka kung kailan ka mag-change oil. And lahat ng naka-display dyan sa gauge natin, i-explain natin yan. So let's start sa pag-reset ng trips. So meron tayong odometer, trip A, and trip B. Pindutin lang yung cell para lumipat from odometer, trip A, and trip B. To reset, press and hold adjust button until mag-reset siya to zero. Next is sa pag-adjust ng oras. Bali, press and hold natin yung dalawang buttons, cell and adjust button, for 2 seconds. Hanggang makita mo siyang mag-blink. Pag nagbi-blink na, pwede nang ma-adjust yung hours by pressing cell and yung minutes by pressing adjust button. Pwede ring i-hold ng matagal yung button para hindi na pa isa-isa yung pindot. To exit, just press and hold cell and adjust button for 2 seconds. So, sa engine RPM indicator light naman tayo. Yan yung kidlat na icon. So, meron tayong tatlong modes. Low mode, high mode, and voluntariness mode. Sa voluntariness mode tayo pwedeng mag-set kung kailan natin gusto siyang umilaw. Either by blinking or by steady light. So press adjust button para pumunta sa low. So sa low mode, iilaw lang siya after 4000 RPM. Then select adjust button para pumunta ng high mode. Sa high mode naman, iilaw naman siya pag lumagpas yung RPM ng 9500. Pindutin ulit yung adjust button para lumipat sa voluntariness mode. Dito natin masiset kung anong RPM natin gusto siya umilaw or mag-blink. So pag walang low, walang high na naka-indicate at may kidlat, voluntariness mode yan. So press and hold cell button for 2 seconds. Magbi-blink yan or mag-i-steady light. So for this naman, pindutin yung adjust button para iset kung steady light siya or blinking light. Press cell button again, then press adjust button para maset kung ilang RPM mo siya gusto. So sa instance na to, isaset ko siya as at 5000 RPM. So yun na yung shift light ko. Ang range na pwede natin siyang maset is from 3000 RPM to 11500 RPM. To exit, just press the cell button. So sa oil change indicator naman tayo. So we need to turn off the ignition. So bali, press and hold cell button, then turn on natin yung ignition. Then makikita mo magbi-blink yung oil change sa baba. Then press adjust button para ma-increase yung interval by 500 kilometers. To decrease naman or bawasan, press cell button. So tig 500 yung bawas niyan sa kadagdag. Ang range natin is 500 kilometers up to 4,000 kilometers. So sa example natin to, lalagay ko siya sa 3,000 kilometers. Bali, after 3,000 kilometers, makikita kong iilaw ulit tong oil change. So to exit, just press and hold cell and adjust button for 2 seconds. So sa fuel tank bars naman tayo. Pag full tank, meron tayong 5 bars. That is equals to 4 liters of gas. Pag bumaba yan ng 1 bar, it means 1 liter na lang ang meron ka. At pag nag-blink na yung 1 bar na yan, meron ka na lang 0.4 liters. Sa check engine light naman, yung kulay dilaw na LED dyan sa gauge. Once umilaw yan ng steady, may problem tayo sa fuel injection. At pag yan ay nag-blink, hindi mo mai-start ang makina. Kailangan nandalin yan sa mekaniko or sa Suzuki mismo para ma-check nila kung ano problema. Kapag naman nag-blink ng 3 beses yung check engine light, it just means na lowbat yung battery mo. Sa coolant temperature indicator light naman, pag umilaw yan, 120 degrees Celsius na yung init ng makina. At pag ganun, kailangan mo nang patayin muna yung makina para lumamig. Also check kung may laman pa ba yung coolant mo or kung gumagana pa ba yung fan ng radiator. So yung ibang LED na indicator natin sa gauge is just yung left and right turn signal light. Yung blue naman is pag naka high beam ka, and yung green na N is pag naka neutral ka.
Pag sumignal light ka ng left or ng right, tapos pag umilaw yung ilaw ng mabilis, ibig sabihin meron dyang bumbilya na pundi. So yun, na-cover na natin lahat ng merong ilaw dyan sa gauge and yung mga display para sa mga nawala yung manual or tinatamad lang basahin yung manual. Okay, next time ulit. Alright!